Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Yan po, mayroon ba tayong popcorn ngayon? Pag-uusapan natin, popcorn please. Tuloy-tuloy po ang Boljaka, no? Ang banatan, ang kagatan ng mga aso-asong vlogger ng mga Duterte at Marcos, no? Eh ayon dito sa isang vlogger na ang pangalan ay si Rogando Sasot. Yan. Yan ang pangalan, Rogando Sasot. Ay ito daw si Lisa Araneta, si Lisa Smugs kung kanilang tawagin. Nila Maharlika, no? Meron daw listahan. Meron daw hit list. Oh, hit list, oh, no? Oh, may listahan kontra sa mga vlogger na mga sabi nating maka Duterte, no? Diyan sa listahan na yan, nakalagay dito, mga 44 na mga tao at vlogger, no? O kasama dyan, kung may masama daw mangyayari sa mga tao na to, ang una daw suspect ay ang kampo ni Marcos, itong si Lisa Smugs Araneta. Umaabot na po sa ganyan, ano? Eh, itong mga vlogger na ito, na maka-Duterte ngayon, dati rin po ito na mga naging maka-Marcos, pero hindi natin alam kung bakit sila nagkakagatan. Ang alam lang natin, ay sa tingin natin, pare-parehas namang bulok ang mga ito, no? Kasi para sa atin, pag bulok ang politiko na sinusuportahan mo, ikaw ay bulok na rin. Kumbaga, nasaan ang prinsipyo dyan? Ngayon, nagbabanatan sila, sila Marcos daw, magnanakaw, kurap, o alam na natin yan matagal na. Yung history ng pamilya ni Marcos ng pagnanakaw, yung kapalpakan ni Da Junior ngayon, alam yan ng taong bayan, nangyayari yan. Si Duterte naman, binabanatan din naman ng mga maka-Marcos na mga vlogger din. Eh, yan nga, si Inday Takaw, ha? Sa Confidential Fund, si Inday Takaw, di ba? Binabanatan din yung kill ni Duterte, mga banta ng pagpatay. Eh, talaga namang mamamatay tao yung si Canor. Ngayon lang ba nila yung nalaman? Kaya nga, bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Laban sa isa't isa, matagal na yan. At ngayon, nagbabanatan sila, nagbabatuhan sila ng kanilang mga kanya-kanyang bulok o baho. Ha? Kampo-kampo, kanya-kanyang ano sila, among mga politiko o kung sinong kinakampihan nila, no? At dito daw sa listahan na ito, na si Lisa lang ang pagbibintangan, si Lisa Smugs. Kung sakaling may masamang may mangyayari, o nandyan si yung Sas Ruganda Sasot, Chrisette Laureta Chu, o mga ano to eh, vlogger to, nandyan din si Claire Eden Contreras, o yan pala si Marlica. O si Marlica, matinding mga banat kay sa Marcos administration yan. Tio Moreno, Trixie Cruz Angeles, ba na si Trixie, Mark Anthony Lopez. O, nakakatawa po ito, si Loren Badoy, nandyan din, o. O, nandyan pa si Ka Eric, yung Jeffrey Celis. Ha? Itutumba ba o sasaktan ba yung mga yan? Di natin alam. Basta sinabi kung ano daw masamang mangyari, no? Ah, gano'n, umaabot na sila sa ganyan, ano? O, ito po yung binulgar ni Rogando Sasot, no? O, Kokolokoy, meron pang Glenchong. Ha? Nandiyan din si Glenchong, ano? O, maingay din si Glenchong ngayon. Nandugas daw si Marcos Jr. sa election, eh, no? Matindi. Pero alam din naman natin si Glenchong. Yan din yung nagpakalat ng fake news. At propaganda, propagandista din niya ni Da Junior noon. Nung panong si Da Junior ang nagre-reklamo sa COMELEC, ang ginagamit din ay si Glenchong. Alam din natin history eh, no? Eh ngayon nagsasabi, meron daw siyang alam na nandugas talaga si Marcos Jr. So anyway, sinasabi lang natin dito, ano ito, baliktarin itong mga to, no? Oh, Ferdinand Tupacio, nandyan din si Tupacio, ha? Oh, Herman Chu Laurel, ayan po, Rigoberto Tiglao, ito yung aso-aso dati ni Gloria, eh, di ba? Gloria Arroyo. Yung iba, hindi ko nakilala dito. Yung mga may political witch boy, oh, hindi ko nakilala yan. So, ito, Roy Domingo, Bagong Lipunan. Oh, tumitira din yan. Banat Bay, oh, yan. Mga maka-Duterte ito, ha? Mga maka-Duterte na bumabanat kay Da Junior. Kila Lisa Smugs, no? At yung mga vlogger naman nila, Marcos, meron din banat kay kila Duterte, kila Inday Takaw. So, tayo sa bunyog, mga kabunyog, mga kababayan. Wala po tayong kinakampihan dito. Wala.
Tayo pawang katotohanan lamang. Sagasaan ang dapat sagasaan. Basta masabi natin ang katotohanan. Sa katotohanan tayo kakampi. Doon sa interest ng bayan. Kaya tayo, malinaw sa atin. Mapa Marcos, Marcos Romualdez, laban dito sa mga Duterte Arroyo, kila Inday Takaw, kila Mangkanor, wala tayong kinakampihan. Para sa atin, pare-parehong bulok ang mga politikong ito. Ngayon, itong mga vlogger-vlogger nila, ito naman yung mga amo-amo ng mga vlogger na yan. Oh. Kaya, para sa atin, kung magsasabi ka ng totoo, magsabi ka ng totoo. Kahit sinong masagasaan. Hindi yung magpapakaamo ka, magpapakatuta ka. Anong bayad niyan? Pera ba yan? Kapangyarihan? Appointment sa Malacanang? Ano man ang pakinabang nila dyan? Personal na interest yan, di ba? Dapat kung tumatayo tayo para sa katotohanan, para sa interest ng bayan, ang tinitignan natin, ano yung mabuti sa mamamayan. Sa mga vlogger na to, nakikita natin, yung mga vlogger na dating Makamarcos, hindi nabigyan ng posisyon, nagtampo na, nagalit na kay Da Junior, binabanatan sila Da Junior, sila Lisa. O di ba, kagaya si Glenn Chong, may sinabi niya pa doon sa affidavit niya na ia-appoint sana siya pero ayaw niya yung posisyon, parang ano na lang daw yun, tira-tira na posisyon. Isipin niyo yan, di ba? O madami pa po dyan na mga nagkagalit-galit dahil dyan kila Lisa Araneta, ewan ko kung hindi yata na pagbigyan or binaliwala na, may mga ganon. Sila Victor Rodriguez, sila Trixie Cruz Angeles. O ngayon naman, sa part naman ng mga Makamarcos, binabanata naman si Inday Takaw, di ba? Pinagtatanggol si Romualdez. So, bakit? Ngayon nyo lang ba nalaman din na matakaw si Inday sa kwarta? Na si Duterte matakaw din sa kwarta? Na si Duterte ay killer? Matagal na rin yan eh. Kaya both sides, kung ngayon kayo nagbabatuan ng baho, totoo man o hindi ang sinasabi nyo, wala na. Ang motibo nyo ay ano na eh, hindi na katotohanan, kundi para magbatuhan na lang kayo ng baho. Eh di bale, at least nalalaman ng taong bayan na ganito pala ang sistema, di ba? So talagang tayo sa bunyog, wala tayong kinakampihan yan. So tuloy-tuloy ang kagata nila, bumili tayo ng popcorn, popcorn please. Maraming popcorn ang uubusin natin dito. Marami pa tong mga isisiwalat sa magkabilang kampo na yan na para sa atin, pare-parehong bulok ng mga politiko. Yan lang po mga kabunyog, mga kababayan. Muli ito si Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban.